Ngayon akong ginagawang tama sa mata ni tatay. Sana'y sinama na ako ni nanay. Douglas, ano ba, ha? Huwag ka nagsasalita ng ganyan, ha? Ha? Kasi naman eh. Dito lang si ate, ha? Dito lang ako. Alam mo, walang mali sa'yo, ha? Hindi lang nila ikaw nakikita. Maraming kakabutihan sa puso. At pag nakita nila yon, mawawala na yung maling iniisip nila sa'yo, ha? Tandaan mo, walang mali sa'yo, ha? Salamat, ate. Ikaw lang talaga ang kakambi ko dito. Dito lang ako, ha? Pero hayaan mo, kapag nakapagtrabaho na ako, sisipagin ko talaga. Para mapatunayan ko kay tatay. Kaya niya rin ako mahalin. Kahit ganito man ako. Huwag ka mag-alala, ha? Andito lang si ate, ha? Andito lang ako, ha? Ate, eto. Sigurado ako, pag sinuot mo to at nakita ka ng syoto mo, papakasalan ka niya. Go, laban. Laban, talaga. Eto, eto kaya. Eh, ito lang yung pasok sa budget. 150? Douglas! Sis! Kaya na po tumawag ang contact mo. Sabi? Ang sabi, natanggap ka daw sa application mo sa Japan bilang isang entertainer. Totoo? Totoo? Oo nga, kung ayaw mo ako ang magja-Japan. Loko ka talaga! Wala akong sinabi na hindi ako magja-Japan! Magja-Japan ka na! Magja-Japan na ako! Magja-Japan na ako! Ang siya, Mari, dito na muna ako. May gabing pa ako sa bahay. Hoy! Last day ko na to! See you! Buy everything you can! Tinalaki ang mga braso ko. Oh my God! Oh. Totoo ba yung narinig ko? Pumunta ka ng Japan? Ikaw pala, Jonas. Oo. Inaayos na yung ticket ko. Edi, may oras pa pala ako. Oras? Para saan? Para... manligaw. Puro ka talaga biro, Jonas. Hindi ako nagbibiro. Ayaw mo ba sa isang gwapong katulad ko? Talagang laka ng braso mo. Puro ka buhat. Bagay ka talaga maging kargador. Bakit? Kasi kaya mo bahatin ang sarili mong bangko. Pero biro, priority ko ngayon tulungan ng pamilya ko. So kung pwede, pwede tayo maging magkaibigan. Sige, payag ako. Hintayin kita pagkabalik mo galing Japan. Tapos, tsaka kita liligawan. Ikaw bahala. Sabi mo yan, ha? Ay, sorry. Tulong man ako, dali. Kailangan ko pa buhatin ito, eh. So, hindi, ako nito. Ako nandiyan. Sige na, yung mapagod kayo. Tubi-tubi ka na. Bata po ako, doon ko po na-discover talaga na ano na medyo bading-bading na ako. Talaga, lumalabas yung stronger side ko. Bago po ako mag-ibang bansa, papuntang Japan, nagagalit yung tatay ko. Gusto talaga akong gawing lalaki. Dahil ako ang only boy siguro. Kaso ganito nga ako.